kapan kayo? Ay, po, wala problema. Opo, wala problema po. Opo, God bless po. Ingat po, ha. Thank you.
Kamusta na po kayo? Oh, ingat po lagi ha. Opo. God bless po ha. Thank you po. Thank you po. Thank you po. Morning po. Oh, po. Ingat lagi po ha. Maganda yung ano. Pag-uli pala sa'yo ha. Salamat po ha. Thank you po. God bless po. Nanonood na sila. Ay, nanonood ba dyan? Opo, 30,000. Ingat po lagi ah. Morning po. Kamusta naman na? Wala nang signal, oh. Wala nang signal sa loob. Balimbalina eh. Nandiyan po. Oo, nandiyan yung bahay Aruga eh. Sakto sa thank you po sa report. Oo. Kasi nag-loan CD in Berhead eh, sa Rizal High. Nung nakikwento ni Rex sa amin, ano pa rin tayo, parating pa rin yung El Nino. So talaga ngayon, huwag nang magbaha. Pero talaga end of the day, sana tamang maipunan tama yung tubig kung saan eh. Para hindi pagdating ng El Nino, hindi talaga tayo ma-epekto na naman. Pero tama, sabi niya, ang pinabanggit niya, siguro ano, parang isang buwan na lang raw na ganito, tapos wala, hindi nyo na lang. So talagang ano rin, minsan hindi mo alam kung sa, sabihin mo, sana wala na lang, pero pag magka-apekto naman tayo, mahirap po eh. Kaya tamang ano lang, sana sa tamang lugar na ipon yung tubig, yung sa dams natin na tama. Sana doon. Kasi ang hirap po eh, laks rin na ulit pag umaga, pag gabi. Pero dito naman po, hindi naman ang nagbasa. Huwag yeah. Naman sana. Huwag natin nagbabahay. At least umupa lang ka agad. Hindi na naman ang susi. Well, magandang umaga po sa ating lahat. Pasensya po, medyo nahulit na din ko. Galing din po sa nagpayong at pinagbahatan. Kasi lakas na ulan din po talaga. Sumilip rin po ako doon. Pero anyway po, nakuha naman din po si Mayor at si Vice kanina. Nakukusap niya rin. Hopefully po, yung mga issue na kailangan ma-address, nandito yung city engineering natin, maayos rin naman natin. Pero talagang ano, maraming salamat sa magandang pagtanggap. At sana po talagang tuloy-tuloy naman po yung pagtutulungan natin. Ah, importante lang naman po nakaka-communication sa ating lahat. Kung may katanungan po kayo, willing naman ako sumagot, pero kung nasagot na rin naman kanina lahat. Unang-una, again po, salamat at magandang-magandang umaga po sa ating lahat. Salamat po. Wala na po ba naka-anointe po? Lalo na po ngayon po. Nagpapasalamat po kami po President dahil kahit na paano nagbigay niyo kami ng kunting panahon po ninyo. Ah, meron po. Nanguloy po, Congressman. Regarding po doon sa mga proposal na hinihingi namin ng project, which is yung kailangan na rin po ni MOA or
turnover. Yes. Dito donation. Kasi meron kami sa major project na kung maaari ay inihiling na itong aming open space ay magawa ng parang multi-purpose na ang iba ba ay parking at ang itaas ay basketball court. So parang pinapatan lang namin doon sa aming nakita sa Tierra Verde. So, kasi ang importante sa amin, ang parking is still unguarded just because unang-una maliit ang aming kalsada. So, kailangan namin talaga ang parking ng mga homeowners. So, umakasal po kami na kung ano man ang requirement na kapag kukumpre kami, eh, sana po magkaroon ng katuparan. Maganda po. Actually, tama po kayo. No? Tayo rin gumawa sa Tierra Verde kasi nadunig po yung property na yun. Kung dumaan po kayo sa Rosario ngayon, yung Rosario Bridge, yung sa Biputol, kung papunta Pasig, sa talag po, eh, nakita ko yung ginagawa rin po namin eh. Pareho rin po yun. Yung first floor nun, gagawin parang parking. Yung second floor, yun yung basketball court. Yun lang po talaga. Sa Alfonso ganun, sa eskwelahan po. Kung makita niyo po kayo sa Facebook, gumawa kami sa San Joaquin Elementary, ganun na rin po ginawa namin. Makita niyo po ganun talaga. Ang importante lang po sana mag-donate yung property para magawa. Wala na po po, wala na yung issue na magtayo kasi makakatulong po talaga yun. Pero again po, ano, sinasabi na namin kay Press kanina, importante lang po yung proseso. So, pag nagawa naman po yun, walang problema. Unang-una po, ano, lahat yun public funds. Eh. So karapatan niyo po talaga, hindi naman namin pwedeng pagkalit sa inyo. Kasi public funds sa mga po talaga yun. Saan po magagaling ang donation? Galing po ba sa homeowners association? Or sa aming may-ari ng subdivision? Actually po, no, ang pagkaalam ko po, ang talagang tama sana doon, yung may-ari ng subdivision, yung dinevelop niya sana na third over, pero assuming wala na yun. Kung hindi niya nakausap, sabi ko kay Presa na maibitahin yung legal yung ating city. Pupunta naman po sila eh, pagka-invitahan sila, para yung tamang proseso lang. Hindi naman po mahirap eh. Kailangan lang talaga, unang-una, pinaka-importante, kailangan mo makonsulta yung mga naninirahan dito. Kailangan mabigyan ng paghahabol yung mga naninirahan po dito, bawat isa, na maintindihan kung ano ibig sabihin, ano yung consequences. Kaya sasabi ko natin, sana mag-invitahan nyo dito, at pwede naman yun, yung mga city legal natin. Para makaharap niyo po, ma-explain kung meron kayong mga agad-agad po ano yung mangyayari, at least po ma-explain sa inyo kung ano yung consequences. Tama po yun eh. Kasi unang-unang pinakamahalaga sa inyo yung security po ng lugar ninyo. Siyempre, kung siya tatanungin, sino pa pwedeng pumasok, sino pwedeng lumabas, pag nalunig yun. Kaya kailangan po, mas maayos po kung yung sipili ka lang makapagsalunan. Siguro may regular meeting sa mga yun dito, di ba? Opo, para lang, pero ito naman po, pag na-donate naman po, una, yung na-donated property po na yan, wala na po, ano yun, taxes yun. Pangalawa, yung development po niya, mas madali na para sa national at para sa city. Kasi kahit pa paano, pag may request kayo, dadaan rin ang proseso, at sinabi, pag may request yung mga nila, mas madali na. Pero yun lang po talaga eh, yung donation na yun, yung proseso na yun. Hindi rin po madali yung proseso niya na. At kung ako rin po kayo, talagang dapat sa tamang proseso nilaan. Talagang dapat mag-notice kayo sa lahat ng naninirahan dito. Dapat makaharap nyo sila dito. Dapat makapagtanong sila kung meron silang mga alinlangan tungkol sa lugar na yun, tungkol sa deed of donation. Kailangan sila mismo makapagtanong. Para maayos po, para pagka natayo doon, pagka nadali at minatayo na, ay klaro. At ang hirap kasi po kung hindi involved yung mga naninirahan. Kasi may mga experience po, minsan yung pag yung mga nanunungkulan lang, press no, no offense. Pero pag offense, paano po kung hindi na kayo nanunungkulan? Kailangan alam nung bawat mamamayan dito kung paano yung proseso, ano yung rights nila. Para kahit sino manungkulan, alam nung lahat kung ano yung consequences. Hindi yung, minsan kasi ano eh, sabi-sabi sa ibang lugar na nagpagdaan ka sa namin, at isa nasabi sa akin, na kung sa amin kasi pag dito sa amin, hindi masyadong aktibo yung mga residente namin. Pag kahit Christmas party nga lang, hindi nag-a-attend. Pero dito lang po sa inyo. Sinigyan ng pagpupulong lang. Lumalabas po kayo. Kaya nakikita natin sayang yung pagkakataon dito na
talaga makuha natin yung operasyon, maintindihan ng lahat. Kasi sa iba po yung problema eh. Hindi masyadong ano raw eh. At normal yun. Di ba kung pagkaniyo ka, mamamayan ka, ang gusto mo na naman, makatira sa isang kahimik na lugar, na secure, inahayaan mo ka talaga, dapat umaction ka, yung mayor, vice mayor, congressman, pero maganda rin na alam nyo yung bang, habang, dalaw, para lahat tayo magkakasama. Then public funds naman gagawin ng mayor. So, kailangan po majority decision ng homeowners. Yes po, majority ba yun? Majority yan, opo. Pero sa akin po, ano, dapat po, ano, basta dapat yung notice lahat nakapag-attend. Dapat lahat alam po, ah. Hindi pwedeng yung, kunyari, lima kayo. Lima, kunyari lang po, hypothetically, lima lang nakatira dito. Hindi lang po pwede, tatlo lang kami alam na nangyayari. Dapat yung lima, lahat talaga alam nila. O para ano, yung lahat naman na dadaw, nakapaliwanagan eh. At that music illegal po natin, napapaliwanag po nila para mas kanyari may mga limited naman. Kaya rin po nila mapaliwanag yun. Kasi talaga ano eh, yung karapatan ng tao yun ang pinakayon. Yun ang kinakabahan sila eh. So kailangan mapanatag yung loob nila na hindi naman mawawala yung privacy nila, hindi naman mawawala, hindi magiging yung peace and order, bigla mawawala. Yun naman ang paliwanag na dapat may pinagayon. Okay. Salamat ka, Bill. Salamat po. Ang hirap yung minsan ng mga, aminin natin minsan, ang hirap ng mga tanong eh. Minsan talagang mas maganda sa talagang yung mismo pag-dato sumagod para walang alinlangan talaga, para alis lahat. So yun talaga, para mawawansin, yung mga officials ko ng buwa, minsan pawawansin ka lahat. Talaga, nakabaw, alin-alin na. Kaya maganda ko talaga, straight up from the horse's mouth. So yung buong nagdaming sige nga yung babanggitin mo lang po ulit na rin habang dito tayo babanggitin ko lang rin po just please po no? Kasi nilang-tanong rin sa akin kanina yung galing na baka pumunta dito sa totoo po meron pa rin po tayo may mga dumalapit sa akin pag mga offline yung tatanong kung paano raw yung mga hospital para maliwanag po tayo kasi hindi na naman concern mo rin na dapat yan kasi hindi public funds rin po tayo sa mga hospital eh. Alam niyo naman po dito sa PCGH, dito sa Child's Hope, basta meron kayong field health, dapat ano, no balance billing ka dyan. Pangalawa, may nagtatanong sa amin, Mayor Bites po, paano makunta kami sa Philippine Heart Center, sa National Kidney Center, yung mga ganon. Meron rin po tayong pondo doon. Nakakatulong rin po tayo. Basta any government hospital sa NCR, may pondo po tayo. Hindi man natin masagot lahat. Kahit pa paano may tulong pa rin po. Tandaan niyo po, public funds po lahat yun. Na naglagay po tayo sa mga iba-ibang government hospitals. Para, dito po, kunyari sa Barangay de la Paz, kunyari, Kapitbahay yan, de la Paz, Santolan, marami po sa kanila, hindi naman nakatakbo sa RMC. Di ba traffic eh? Pumunta sila among Rodriguez o San Quirino. Di ba? Kasi mas malapit sa kanila yun eh. May pondo rin po tayo doon. Hindi man natin masasabit lahat, makakatulong po tayo. Tandaan niyo po, public funds po yun. Kaya may karapatan po kayo. Minsan naman, sa totoo, hindi naman agad-agad na pagdating niyo sa office, may issue yun. Pero kasi ang proseso po nun, dadalhin niyo po sa amin, bibili kayo galing sa ospital, di ba, ng government.
forward lang namin sa DOHon, usually next year, 2 days later, na-issue na nila yung guarantee letter para mabawasan yung gastos ninyo. Pero kailangan po outstanding yung billing. Ha? Hindi pwede na utang na sa iba para mabayaran. Kailangan yung utang sa hospital pa rin para makatulong tayo. Sayang rin po. Kasi may gastos na po yun. Eh, sayang naman public funds yun. At least magamit niyo po ng maayos. And siguro na, nabanggit na kanina din yung mga social pension. Yung local social pension natin, nabanggit na naman. So, again po, ano, sayang yung mga, dapat masanay po tayo na alam natin itong mga iba-ibang benepisyo. Hindi man natin i-avail, kung meron tayong kapitbahay na nakita natin mga ngailangan, at least mapalingwa natin ang tama. Kasi marami rin po dito sa Pasig, mabubuting tao. Yan sinasabi sa amin lagi, pag umiikot kami, Mayor, Bong, mas nangangailangan yung iba. Yun lagi yung sinasabi sa amin dito eh. Kaya unahin na lang sila, mas nangangailangan. Maganda po yun. Pero through you rin po, paano kunyari yung kapitbahay niyo nangangailangan? At least masabihan nyo rin. May mga karapatan na ganito, masabi nyo lang, magagawa lang nyo. May paraan na magagawa nyo. Muli po, maraming salamat po. Magandang umaga po. Salamat po, Congressman. So, wala po katanungan po, no? Wala na po. Okay na, okay na lang. Saka na lang po tayo alamin ko muna sa musiko. Okay na lang. Okay na yung training? Okay na yung